Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ang i-discuss naman natin is a topic under basic calculus. So ito yung finding the limit of an indeterminate form in the form 0 times infinity and infinity minus infinity. So paano ba natin malalaman yung limit niyan kapag naka-encounter tayo ng ganyan? So sagutan natin itong mga to para mabigay ko sa inyo yung mga technique, mga Lodi. Evaluate the limit of x ln x as x approaches 0. So mangyari pag sinubstitute natin, 'di ba, ang basic principle ng limit kung ano yung kung saan siya nag-a-approach, yun yung isa-substitute natin. So that will become 0 times ln x, so that is ln ng 0. So that is 0 times infinity. Ang ln ng 0 is infinity, mga Lodi. So hindi natin pwedeng evaluate yan kasi itong 0 times infinity is an indeterminate form. So how do we do this, Sir IG? Paano ba natin siya i-approach? So ganito yung gagawin natin. The best thing that we can do dyan, mga Lodi, is we have to express this as a quotient. As a quotient, mga Lodi. So ang gagawin natin, pwede natin itong express as ln ng x all over 1 over x. So pwede yan, mga Lodi. Kapag may nakita kang ln, tas kasama niya algebraic, itira mo yung natural logarithm or yung logarithm sa taas, tas ilagay mo sa baba yung algebraic, basta i-reciprocal mo siya. Etong dalawang to, mga Lodi, equal lang yan. Tapos, kapag sinubstitute mo yan, ln ng 0 over 1 over 0, so that is infinity over infinity. So kapag infinity over infinity na, pwede mo na siyang gamitan ng L'Hopital's rule, LHR. Kasi pag na-encounter mo to o tsaka ito, hindi ka pwedeng mag-rectang LHR. Ang pwede mo lang gamitan ng LHR, yung 0 over 0 at saka infinity over infinity. So ano na mangyari dito? Ito yung LHR natin, mga Lodi. Ito yung LHR natin, ha? Ano derivative ng ln x? 1 over x. Ano derivative ng 1 over x? Yun, dapat medyo gamay natin yan, mga Lodi. That is negative 1 over x squared. Kapag sinimplify natin to, magiging negative x, substitute mo yung 0, therefore the limit is 0. Check natin. Okay, tama yung sagot natin, mga Lodi. Ulitin ko, ha, pag na-encounter to, express this as a quotient. Tandaan natin yan. Number 2, o ganun ulit. So as x approaches 0, so that is 0 multiplied by cosecant ng 0. So that is equal to 0 times infinity. Kasi ang reciprocal ng cosecant is sine. So ang sine 0 is 0. So ang reciprocal niya is cosecant, 1 over 0 is infinity. So nakakita ulit tayo ng ganun, mga Lodi. Anong gagawin? Sir IJ, express natin siya as a quotient. Kapag ganito naman yung combination na nakita nyo, combination ng algebraic tsaka ng trigonometric, ang ititira nyo sa taas is yung algebraic. Yung nasa baba, yung trigonometric. Kanina, di ba, ln tsaka x yung natira. Pag natural logarithm tsaka algebraic, nasa taas yung ln. Nasa baba yung algebraic. Pero kapag algebraic tsaka trigonometric, nasa taas yung algebraic, nasa baba yung trigonometric. So this can be expressed as x over, ano ba reciprocal nito, mga Lodi, di ba, sine? So pwede ko siyang gawin na over sine 2x. Tama? Kasi ang 1 over sine 2x is cosecant 2x. Tama, idol? Okay, Sir IJ. Substitute natin. 0 over sine 0, that is 0. Therefore, magiging indeterminate form na siya ng 0 over 0. Pwede na tayo mag-LHR, Sir IJ. Kasi nga, ang condition is 0 over 0 siya o kaya infinity over infinity. So, LHR natin ito, mga Lodi, ha? So, lagyan natin ng box yung ina-LHR natin. So, that is, ano derivative ng x? 1. Ano derivative ng sine? 2x. That is cosine 2x. Pero, mag-chain rule tayo. Ano derivative ng 2x? 2. So, that is 1 over 2. Ano cosine? 0. That is 1. Therefore, the correct answer is 1 half. So, yan yung sagot natin sa number 2. Okay? Next. Tama ba yung sagot natin 1 half? Okay. Next, number 3. Limit of cosecant x sine inverse arcsine x as x approaches 0. Ito naman, trigonometric tsaka inverse trigonometric. Kapag ganyan yung ano, sige, pero solve natin siya. Ang cosecant 0 is, nasabi ko na kanina, that is infinity times ang sine inverse ng 0, that is 0. So ganun ulit siya. Kapag nakakita ka naman ng combination na ganito, trigonometric tsaka inverse trigonometric, ang nasa baba yung trigonometric. Ang ititira mo sa numerator is yung inverse trigonometric. So, gagawin mo siyang
arcsine of x over, ano reciprocal ng cosecant? Sine x. Substitute yung 0, arcsine 0, that is 0, over sine 0, 0. So, pwede na tayo mag-LHR. Ano derivative ng arcsine x? Patay tayo dyan, nakalimutan ni Lodi Kicks. Ano derivative nito mga Lodi? Du, so that is derivative ng x1 over, ano derivative ng arcsine mga idol? Yan, nakalimut ka, no? So, 1 minus u squared. Yan yun. Ganyan siya mga Lodi. All over. Ano derivative ng sine x? That is cosine of x. So, that is kapag yung x mo ay 0, 0 to. So, that is 1 over 1. Therefore, the correct answer is 1. Ganun lang siya. Ito po yung in-LHR natin. Na ito po. Ito po yung in-LHR natin. Kasi 0 over 0 na siya. Kung mapapansin nyo, yung binax ko naging infinity over infinity. 0 over 0. 0 over 0. Okay? Last. Discuss natin yung paano kapag infinity minus infinity. Try natin yung 4. Limit of 1 over x minus 1 minus 1 over ln x as x approaches 1. So, substitute natin. So, 1 over 1 minus 1 minus 1 over ln ng 1. 1 over 0 minus 1 over 0 infinity minus infinity. Hindi mo yan pwedeng erecta LHR. Dalawa lang yung pwede, ito at saka ito lang. Anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Simplify natin. Gamitan natin ang least common denominator. So, LCD nito is x minus 1 ln of x. First step to mga Lodi, pag may infinity minus infinity, cross multiply ln x minus 1. Then, substitute mo ngayon yung limit. Ln ng 1, ang ln ng 1, that is 0. Minus 1 minus 1, that's 0 all over 1 minus 1. 0, ln ng 1, that is 0, therefore 0 over 0 na siya. Uy, 0 over 0, pwede ko na siyang LHR. So, ito yung i-derivative natin mga Lodi. Ito, ibabox ko yan ha, ito yung ibabox ko. LHR natin. Ano derivative ng ln x? 1 over x. Minus ano derivative ng x minus 1? That is 1 na lang, Sir IJ. All over, product rule, x minus 1, ano derivative ng ln x? 1 over x u dv plus d. Ano derivative nito mga Lodi? 1. So, substitute mo ngayon yung 1. Kaya lang, pag sinubstitute mo yung 1 mga idol, 1 over 1, that is 1, minus 1, 0. Ito, magiging ano rin, 0 din yung baba. So, mag-LHR pa tayo ng isa pang beses. So, ano nang gagawin natin dyan? So, ang gawin mo, simplify mo na lang muna yun mga Lodi. So, that is 1 over x minus 1 all over x times 1 over x. That is 1 minus 1 over x plus ln ng x. Next, mga Lodi. 0 over 0 yan, di ba? Kasi 1 over 1, 1 minus 1, 0. Ito, 0 din. Ano gagawin natin dyan? LHR natin. Ano derivative ng taas, mga Lodi? Negative 1 over x squared. Over. Ano derivative ng 1 over x? Negative 1 over x squared. Kaya lang, may negative. So, that is 1 over x squared. Ano derivative ng ln x? That is 1 over x. Substitute natin yung value na 1. So, that is equal to, anong lalabas dito mga Lodi? Suburin natin itong nasa taas para may space lang tayo. So, ito mga idol, ang lalabas dito is negative 1 over 1 squared all over 1 squared plus 1 over 1. So, this is negative 1 over 1 plus 1, that is 2. Therefore, the correct answer is negative 1 half. Ulitin ko, pag na-encounter yung infinity minus infinity, i-simplify muna as much as possible yung functions natin. Okay? Tapos, kapag na-simplify na natin, then LHR tayo. I-try muna natin observe, oy, 0 over 0 na siya, infinity over infinity. So, just in case meron kayo questions, comment lang mga Lodi. Thank you sa pag-subscribe and I hope you all the best. God bless us all. Bye-bye.